So bibigyan natin yun ng step-by-step process on how you would be able to file again your salary calamity loan. So unahin na natin, loan application, syempre via my.sss account, unahin natin for salary loan. Now, if you would recall, November of 2019, upon the implementation of RTPL, yung mandatory implementation of RTPL, or nag-start yung RTPL natin, kasama dun sa guidelines is yung mandatory na application ng salary loan online, so your my.sss. So, right now, we're not accepting application no, through form, manual, over-the-counter, through the Dropbox, hindi na po. Talagang strictly using your my.sss account. Now, how do we do this? Siyempre, punta muna tayo sa ating official website. That's www.sss.gov.ph. Tapos, under portals, dito tayo magla-login. No? Click lang natin yung member. Kasi siyempre, individual naman yung application nito. Even if you are an employed member, pagdating sa application ng salary loan, personal po ito gagawin. Okay? Hindi siya employer yung magpapasa on behalf dun sa mga members or employees nila. Kailangan yung mismong member yung mag-login. So dito, click lang natin yan. Here on this page, kailangan natin ilagay yung login credentials natin. That's our user ID and password. Tapos, kailangan natin i-tick yung box. Okay, for the CAPTCHA. Yan, and then, select natin yung CAPTCHA doon. Tapos, click lang natin yung sign in para makapagbukas tayo ng ating account. Now, dito sa home page, makikita natin yung home, member info, inquiry, e-services. Ito, PRN para sa contribution. If you're an individual member, dito yan. PRN for loans para sa payment, no? And then the logout button. Para makapag-apply, ayan, mouse hover. Dito sa e-services, dito po natin itatapat. Yeah, let me just have my pen. E-services, ayan. Now, just a reminder, before we apply for our loan, ayan, kailangan po na meron na tayong approved disbursement account dito sa DAEM. Bakit? Sa akin po kasi, checklist disbursement na tayo. Maliban lang dun sa educational loan. Other loans being offered by SSS, no, is disbursed through your approved disbursement account. So make sure, unahin na muna natin ito. If wala pa po kayo naka-enroll na disbursement account sa DAEM, ito yung unahin natin, no, before tayo makapag-apply ng loan. Now, pagdating sa mga pwede natin enroll, quickly I'll show you. Pag-click natin yun yung disbursement account enrollment module, we actually have two options here. May dalawa tayong paraan or mga option para makapag-enroll ng disbursement account. First is through bank. Ito. Naka-highlight dito. Through bank. Ito yung tatandaan lang natin. Okay? Nakalagay dito as a reminder, the bank account name should be same as your SSS registered name. Yung iba kasi, we're getting mga concerns na yung nilalagay sa bank account name, baka yung name ng bank. Highlight lang natin na bank account name. Yung pangalan ninyo dun sa account nyo mismo. Okay? So, it should be the account name ninyo as member or nung cardholder. Hindi yung pangalan ng banko. And dapat yung name nyo na yon same. Okay? Dun sa SSS registered name ninyo. And isa pa po na madalas na mali, pag nag-encode na tayo ng account number, iba nalalagay po dun sa ATM card number. It is different. Okay? From your bank account number, you can secure your account bank account number on your banks, no? So, make sure yun yung ilalagay natin para hindi siya maging cost din na ma-reject yung mga attempt natin to enroll and nauulit yung proseso natin. So, make sure again, all details and information are correct if we're going to enroll through bank. Now, we also have another option here. Or isang, yan. That is to enroll e-wallet, RTC, remittance transfer companies, or cash payout outlets, or CPO, or ito yung DBP cash padala through I'm Lulier. Now, I would just like also to highlight na pagdating sa e-wallet, RTC, and CPO, if you're planning to enroll this for the purpose of disbursement ng inyong loan proceeds, hindi po siya applicable. Nandito naman po yun sa reminder, okay? So, itong mga e-wallet natin, yung GCash, PayMaya, Coins.ph, they are not being used by SSS for loan disbursement. Okay? So, dapat mag-enroll kayo through bank.
or pwede rin UVP Quick Card or yung UMED ninyo with ATM functionality. Okay? So again, highlight ko lang, if you're planning to file for a loan, hindi po pwede yung mga e-wallet, RTC, remittance transfer companies, and CP or mga cash payout outlets, yung DBP cash padala through MLulier. Okay? Though you can enroll, itong mga e-wallet kasi, tatanong nyo back, so para saan pa itong mga e-wallet? Yung mga e-wallets natin, ginagamit natin yun sa disbursement ng mga benefits nyo naman. Okay, pero pagdating sa loan, medyo limited pa siya sa ngayon. Okay, but you can enroll a maximum of 3 for individual na para sa mga members natin. You can enroll up to maximum of 3 disbursement account. Para pagpilian ninyo. Kaya lang yun nga, ulitin ko lang. I just like to highlight this kasi madami pa pong nag-expect that they were able to successfully enroll their PayMaya, for example, and I hope na doon ma-disburse yung loan proceeds nila. So, hindi po yun pwede. Okay? Yung available channels natin for salary or calamity loan is through UMED. Yung meron siyang ATM functionality activated through Union Bank. Now, kung yung mga past IDs pa yung nakuha nila yung UMED card, pwede niyo pa-activate yun sa Union Bank kasi activated through Union Bank. Yung mga latest natin ngayon na nagawa, meron na po yun ATM functionality. So, check niyo na lang yung ibibigay sa inyo na kasama dun sa ID kung meron ng details dun to verify if it is already like activated or with ATM functionality. And UBP Quick Card as well, this is still an option. So, meron tayong mga branches no, that have UBP kiosks. Now, hindi pa lahat ng mga branches kasi yung mga kiosk na yon galing naman po yun sa Union Bank. So, hopefully, soon they will be able to deploy more kiosks sa mga branches natin. Pero if you're planning, like dito sa Diliman, yung pinakamalapit, okay? Yung pinakamalapit dito sa atin, if you're planning, kung wala kayo ng UMED with ATM, wala din kay existing PESANET participant bank and talagang para sa loan yung application ninyo, check niyo po sa Facebook page natin, mayroon tayong list doon with our with branches with UBP Quick Card. So ang kailangan niyo lang i-prepare, you have to have this screenshot or printed copy ng eligibility ninyo for loan. So yun yung naman magiging basis natin para mabigyan kayo ng UBP Quick Card. And of course, PESANET participant banks. So halimbawa, if you have meron kayong payroll ngayon, tapos yung bangko naman na yun is PESANET participant bank. So pwede yun. Okay? Basta wala lang siyang restrictions. And what are those restrictions na pwede natin consider? Some kasi na account na strictly for payroll, hindi nila na allow na magkaroon or mag-credit pa doon ng ibang coming from other sources aside from payroll, no? So baka may mga ganun kaya hindi din naging successful yung enrollment ninyo. You have to check it with your bank kung talagang may restrictions. Kung strictly for payroll lang siya. Otherwise, halos almost all naman na local banks natin is PESANET participant banks na din. So, enroll nyo na. Actually, pag nag-apply kayo dun sa dahil, pag nag-enroll kayo, no? If you select on bank, dun sa bank, meron ring drop-down option dun. May drop-down menu na. So, makikita nyo nung kung nandiyon yung banko ninyo. Okay? So, again, ito lang. So, far sa ngayon, yung mga channels natin for salary and calamity loan disbursement. Then, kung successfully we were able to successfully enroll and na-aprubahan na yung ating disbursement account. Dito na tayo, balik tayo sa e-services, then loans. Yan, mag-sover lang natin dyan. E-services, tapos sa loans, makikita natin on the right side, apply for salary loan. So ito na yung kiklik natin. Now here you will be able to see actually yung mga details din ninyo like yung mailing address, mobile number, landline and email address. Now make sure that this information all updated. No, para dun sa mga notices na ipapadala namin sa inyo, siguradong marireceive ninyo. And especially ngayon na bumalik naman na yung pag-update natin ng contact information online, 'di ba? So pwede niyo i-update to. Agad-agad online na din using your my.sss. Now, pag-click natin apply for salary loan, ito yung makikita natin sa page. Again, your personal details. And you will see here your loanable amount. So, ito yung mga kailangan natin piliin. No? Your preferred loanable amount, preferred disbursing bank account, and certifying employer with its branch office, if any. So, dito sa loanable amount, just a quick reminder din. Kung ano yung initial na magre-reflect dito,
This is your highest loanable amount na based on your contributions and yung as discussed kanina dun sa first topic natin with Ma'am Chris. You cannot go or select greater a greater amount or mas malaki, a higher amount rather for what is initially reflected here dito sa loanable amount. For example, though yung maximum loanable amount natin kasi ngayon is 40,000 if you have at least 72 months, di ba? 20,000 being the highest MSC or monthly salary credit. Kung yung nakita niyo dito is 6,000, that is your highest loanable amount based on your contributions na. Hindi niyo na pwede itong palitan ng mas mataas dito. But, you can always select a lower amount. Ito naman yung purpose, kaya meron ditong drop-down. Diba? So, kiklik nyo yan. Kung halimbawa, yes, initially reflected here is 6,000, but you only need like 5,000. So, pwede na siyang bababaan pa. Nasa inyo naman yun. So, pwede kayong pumili ng mas mababang amount for what is initially reflected here, pero hindi kayo pwedeng pumili ng mas mataas. Kasi again, kung unang makita natin dito, ito na yung pinakamataas na loanable amount natin based on our contribution. Tapos, syempre, pag nakapili na tayo ng ating amount dito, select your bank. Yan. Ang magre-reflect lang dito is yung mga approved na disbursement account niyo sa DAEM or disbursement account enrollment module. So if you've successfully enrolled 3, meron kayong 3, okay? So piliin niyo lang doon sa 3 kung saan siya makikredit once approved na yung loan. And of course, basahin natin itong mga reminders na to. Ayan. And then read the terms and conditions. Tick on the box beside I agree. And then saka natin i-click yung proceed button. Now, I hope that if I would ask you right now, if you're reading the terms and conditions, you would at least say that yes. Diba? You would actually somehow agree that kahit nabasa nila once, twice, diba, yung mga terms and conditions natin, para hindi tayo nabibigla. Dun sa mga, halimbawa, yung sa mga kanina, no? Yung mga responsibilities, especially ng employers and ng members na pinakita sa atin ni Ma'am Chris. No? So, lahat naman po yun, especially yung sa pag-deduct dun sa final pay or separation pay, nasa terms and conditions yun na nag-agree kayo. So, please, if you haven't read the terms and conditions yet, but the next time that you apply for a loan or salary loan, please, half a minute or two, nabasahin yung terms and conditions natin. So, pag nabasa na natin yon at naintindihan na natin, again, yan. Take on, I agree kasi pag click din natin yan, no, we have to see ito yung terms and conditions. So, dalawang pages lang naman siya. Yan. Madami. Nandito na lang ang explanation actually about salary loan. You have an option to download this one. To download nyo. Or print para meron na kayong kopya. Diba? So, kung nagmamadali kayo apply, print na lang muna natin ito ngayon or download. Pag successfully submit na, sige, basahin na natin yung mga terms and conditions para kaya hindi tayo nabibigla. Ayan. After that, you also have to view itong disclosure statement. Sa disclosure statement po, hindi rin kasi kayo makakapag-apply agad-agad. Diba? Hanggat hindi nyo na-review yung disclosure statement natin. Okay? So, dito nakalatag yung loan amount ninyo. Kung may mga deductions, if you have still balance from your previous loan, yung advance interest natin, service fee. And dito sa table na to, dito natin makikita yung para applicability ng payment based on sa monthly amortization from its first month amortization until fully paid hanggang mag-zero na yung balance. So dito yung nakalatag na table. So you can also download this one or print it. Okay? Then, click na natin yung proceed. Sige, hindi magiging available yung parang submit button if hindi nyo makita itong disclosure statement. Yan. Pag click natin yung proceed, ito na yung makikita natin sa screen. Andito yung loanable amount natin. Okay. Tapos yung less natin, PRI, or advance interest, tapos yung service fee. Tapos dito dapat nakalatag yan yung inyong pinili na disbursement account, kung saan siya makikredit. Okay. Then, syempre, basahin natin yung certification agreement and promissory note na dapat pabayaran natin ito. Diba? Itong loan. Kasi,
loan naman kay SSS, it is only a privilege. Hindi naman na siya, hindi siya basa, kasama dun sa 7 benefits. Hindi siya benefit actually. It is only a privilege. Okay? So on the confirmation page, ito na nga, you need to click on submit to confirm your application. Yan. So, submit button. There. Now, pag successfully submitted, wala naman na naging problema, magre-reflect sa inyong screen, yung inyong loan application, yung date, kung saan siya makikredit, and yung transaction number ninyo. This will be shown or displayed on your screen. Okay? And take note, if you are an employed member, employed tayo, meron ditong ano, a reminder na merong certification na gagawin pa yan si employer. Kasi if you are an employed member, hindi siya natatapos after successful submission of your loan application online. It needs to be certified by your employer. Okay? And then binibigyan natin sila ng 3 working days to certify your loan application. However, kung nag-apply ka naman, ikaw naman ay voluntary, self-employed, OFW, and other individually paying members natin, syempre, since wala kang employer, certification is not required. Okay? You will also receive a notice through your email of your successful submission, okay, ng loan application. Now, again, balikan ko lang reminder, you have your employer shall certify it within 3 working days. Now, immediately, if kailangan din natin, no, para ma-process na din yung application natin for loan, though, employer will also be notified through their email, no, registered email. They will also be notified of this, na merong nag-file ng loan for certification, tapos need nila mag-login sa kanilang my.sss account, sa employer side naman, para ma-certify yung application. But, ikaw, kung gusto nyo po na ma-process na din agad, inform them kahit through chat or by any other means. Meron kayong GC sa company, no? Inform nyo lang yung HR, sino man nag-handle ng online account, even if hindi pa nila na-check yung email notice from us na merong nag-apply ng loan, one of their employees for their certification. Inform them immediately that you are able to submit an application for loan successfully. Tapos, mag-login na lang sila diretso sa kanilang my.ss account para ma-certify nila. Okay? Pero kung again, voluntary ka naman, self-employed, hindi mo na kailangan mag-atay ng certification, pag nasubmit natin yung successfully online, papasok na yun sa system ni SSS for verification, and of course, antay na lang natin. Monitor na natin yung status din online. Okay? So, ganun lang din naman siya kadali. Siguro, if you would consider filing of loan application is hard, unlike before, siguro nagkakaroon tayo ng holdback, kumbaga, sa enrollment pa lang ng Daem. So, make sure lang din po na lahat, ito parating namin pinapaalala on our social media accounts, na if you're going to enroll a disbursement account sa Daem, again, either ano yun, UBP Quick Card, Passionate Participant Bank, for loans po ito ha, and UMID with ATM functionality. And make sure all the details are correct. And ngayon, pag nag-upload kayo ng proof of account, ID, or valid document ninyo, tapos yung selfie, make sure that all of this are visible and readable para ma-aprubahan. And make sure also, halimbawa, isa pa sa mga cause na ba't nare-reject. Halimbawa, kung kayo po ay nag-upload ng validated deposit slip, tapos sa selfie, makikita doon yung ATM card ninyo. Kung ano pin-upload ninyo at saka yung ID, dapat yun po yung hawak sa selfie natin. Okay? Kasi once na ma-enroll naman to, successfully enrolled na yung inyong disbursement account sa Daem, for sure, yung mga, pag nag-file kayo ng mga benefits and loan, nito, mga privileges natin, maging smooth na din naman siya. Maging mabilis na. Basta meron na approved disbursement account. Diba? So, another option also to apply for salary loan is through SSS mobile app. Now, I hope that you were able to download na din itong SSS mobile app. This is free to download, no? Available on Google Play, App Store, and Huawei App Gallery. Just make sure if you're planning to access or download this SSS mobile app, register na din kayo dun sa website.
Okay, meron na kayong my.sss account kasi hindi siya separate registration. Okay, this parang same login credentials siya. Kung ano yung user ID and password ninyo sa inyong my.sss, yun din po ang inyong gagamitin user ID and password to access your SSS mobile app. So, aside from verification of your records, checking if your benefit claim status, you could also apply for loan through mobile app. So, quickly, I'll show you how. Sa dashboard, ito, meron tayo ditong floating access button. Ito siya. Kasi iba baka dito lang naghahanap sa homepage. Ito yung para sa mga location ng mga branches natin, no? Generation of PRN, applicable to especially if you're an individual member, like a voluntary. Mga notifications natin and your account. So, para makita kung saan yung mga transactions that we can perform, ito naman. Tanggalin ko lang yung ano, baka malito kayo. Ito siya. Ito yung may arrow. Ito yung floating access button natin. So, pag-click natin yan, ito yung makikita natin, no? So, dito, nakakategorize siya for contributions, pwede nyo ma-check. And this one's for loans, benefit claims, notifications. So, for planning, again, since ang focus natin dito is to apply for salary loan, after tapping itong floating access button, tap naman natin itong apply. Okay? Open natin apply. Then, you have to read the reminders carefully. Tap the circle, ito, to agree to the terms and conditions provided. So, din dito din yung loanable amount ninyo. Kung mapapansin nyo, meron din siyang parang drop-down option. So, pwede siyang pababaan ulit yung loanable amount kung gusto nyo mas mababa. Mas mababa na loanable amount, mas mababa na monthly amortization. And yung sa disbursement account, you will be able actually to see here an approved disbursement account. Okay? Now, if I forgot to mention, if you have a UMID with ATM functionality, naka-enroll, meron kayo nun, that will be our default disbursement account, no? The mode of disbursement. Naka-default yun pag meron kayo UMID with ATM. Yun yung priority natin. Okay, dun siya mali-disburse. So, basahin itong reminders, yung mga updated ng mga contact information nila. Okay, so i-tap din natin itong circle na to. Then, babasahin natin yung terms and conditions for salary loan. Ito. Ito yung nakikita natin sa screen. Basahin natin. Scroll up lang natin, no? Move lang natin yung daliri natin pataas para mabasa natin lahat yan. Yan. Tapos pag nasa dulo, naintindihan na natin at nabasa, tap accept. Ito. Yan. Otherwise, cancel kung ayaw nyo mag-proceed yung inyong application. Yan. Then, a reminder will be displayed on your screen. Ito. Make sure that your contact information will always like remind you to update, to have your contact information update be updated, no? And if you if you notice na hindi updated, please take time muna to update all your contact information. Anyway, again, you can update your contact information online through your my.sss din. So, click lang, tap lang natin yung OK. Yan. Then you'll also be able to see the disclosure statement. It will be displayed on your screen sa mga phones nila. And then an option to download the same is provided. Then tap submit to continue. So download na lang din natin to. Meron dito option and here. Tapos click natin yung submit. Otherwise, if you want to cancel your application, cancel option natin. Okay, so click lang natin yung submit. Yan. Pag na-submit na natin yan, transaction number will be displayed on your screen and it will also be sent to the member's registered email address. Now, after successful submission of salary loan application, employed members need to wait for the employer certification. So, regardless of the means of your application for loan, basta employed kayo whether you've done it through my.sss or through SSS mobile app, pag employed member again, you still have to wait for the certification of your employer. Pero kung voluntary ka, self-employed, individual member, no certification is needed. Okay? Ang next step nyo na po doon, pag naging successfully submitted yung application, you just have to wait and monitor the status. Yan. Now, I hope na kahit pa paano, nakasunod tayo dun sa mabilis nga lang na process natin for application ng salary loan. Here, I'll be showing you the process on how to apply for a calamity loan. But take note,
Currently, we don't have a calamity loan and hopefully walang hindi tayo makapag-offer net anytime soon, no, kasi that would mean na merong kalamidad na nangyari sa atin. We only offer this if there are calamities na nangyari sa atin. But nonetheless, again, let me just highlight, currently, yung huli nating in-offer, natapos na po na calamity loan. Currently, wala tayong calamity loan. So, ito yung papakita natin sa inyo just to help you navigate kung sakali na magkaroon tayo ng calamity loan. Pero wag naman sana, diba? Kasi again, that would mean na nagkaroon ng calamity dito. So, hover the mouse, cursor over e-services. So, dito ulit tayo. So, dito may assumption na tayo no, na nakapag-enroll na din tayo successfully. We have an approved disbursement account sa ating Daem. So, immediately we'll proceed to application for calamity loan. We under e-services, click lang mouse over natin sa loans. Yan. And then apply for calamity loan. Again, ito yung last three na in-offer natin. We have for Typhoon Fabian, Tropical Storm Maring, and Typhoon Odette. Ayan. So, again, ulitin ko lang. This is for illustrative purposes only. Currently, SSS calamity loan is not available. This page is made available only during the period when calamity loan or CL was offered to members affected by the typhoons Fabian, Maring, and Odette, which ended last April 13, 2022. Ito yung huli. Okay, Odette. April 13, 2022. Okay? So, again, hindi naman din siya parati tayo nag-offer kasi again kung meron lang tayong ano calamity. Now, some of you might argue as well na halimbawa nagkaroon ng bagyo no sa area ninyo for example and unfortunately para wala kayo na-receive na or narinig na nag-offer ng calamity loan si SSS. Generally kasi ang basihan naman ni SSS sa pag-offer ng calamity loan is kung yung area ninyo that calamity-stricken areas been declared by NDRRMC or LGU na talagang under state of calamity or talagang calamity-stricken area sila. So, yun din naman yung basis natin. Kung walang dineclare na ganun po, unfortunately, hindi tayo makapag-offer ng calamity loan. So, again, generally, yun yung basis natin. If merong declaration from NDRRMC or LGU. So some of you might be confused no na mayroong nangyaring ano doon pag ulan na malakas pero wala namang calamity loan in offer sa atin. So again, yun yung basis naman natin dito. Now, if you would click on this apply for calamity loan and if you are not registered, if you are not eligible, immediately may magpa-prompt yan na kagaya nito. Kasi di ba dun sa pinakita ni Ma'am Chris kanina, well explained kanina ni Ma'am Chris, isa sa mga eligibility requirement kailangan, yung residence ninyo is under calamity stricken area na declared, di ba, ng NDRRMC. So if you are, yung address ninyo sa system natin is not under those areas which have been declared by NDRRMC, as calamity areas, so hindi kayo makakapag-file din. Ito yung ano, yung rejection notice. If you're not qualified to avail the calamity loan, you'll be notified immediately. However, on the other hand, if you are qualified for a calamity loan, ito yung mga makikita natin. No? So, kailangan natin i-confirm yung home address ninyo. You just have to supply it here. Kung para, kasi kagaya no, nagkasabay-sabay, nung nakaraan no, na tatlo, yung na-offer natin calamity for different typhoons and different areas din yung covered, mapipiliin natin. Ito yung example dito, yung residence niya affected by Typhoon Maring. So, ito yung pipiliin niya dito. And then, loanable amount here. Again, what would initially reflect here is your highest loanable amount. So, pag calamity loan kasi 1 month loan lang siya. So, yung highest natin dito is 20,000. Diba? But you can always go lower. Dun sa amount na gusto nila. Then, prefer disbursing bank account. Again, if you have enrolled more than one, meron na approved, more than one approved disbursement account, piliin nyo lang dito kung saan siya gustong makredit. Then, certifying employer with its branch office, if any. Dito naman. Select nyo lang yan dito. Yan. Then, syempre, basahin ulit yung terms and conditions. Kung nabasa na natin, tick in the box beside I agree, and then click proceed. Ito yung mga terms and conditions. Please take time.
Okay, to read, download, have a copy, then basahin natin na intindihan kung ano yung mga terms and conditions for calamity loan. Yan. Then, if you agree to the undertaking, ito, magpa-prompt to, madi-display ito sa screen ninyo. This dialog box will be prompted. Okay, yung name ninyo dito, undertaking to for calamity loan, no? Tapos yung address, dito yun makikita yung address. So, click nyo lang to. Click on the box to confirm para sa pag nag-conform kayo and then you agree para mag-proceed yung application ninyo for calamity loan. So, click lang natin yung proceed. And you'll also be able to see the disclosure statement. Parang salary loan din siya. So again, dito makikita yung applicability ng payment based on your monthly amortization from its first payment until matapos, until mag-zero yung balance. Okay, so nakita na natin to, click lang natin yung proceed. Tapos ito yung parang summary. We will see here the home address, ano yung typhoon, ano yung loanable amount, ito yung proceeds, less na yung mga ibabawas natin. Pero ito kasi, di ba, nawi-waive yung service fee. Ayan. Then, yung disbursement account, yun makikita natin. Certifying employer, ito yung details ng company ninyo na pagtatrabuhan. And then, read the certification, agreement, and promissory note, and then click submit. And once successfully submitted, you will see here the date of your application, kung saan siya makikredit once approved, and then your transaction number. So again, if you are an employed member, anong mga last na calamity loan kasi natin na-require na merong certification from employer, so same din ng salary loan, kailan ma-certify yung application? If you're individually paying member naman, no application or no certification from employer is required. Okay? Now, I would just like to give a tip para dun sa mga members natin na nakikinig ngayon kasi nangyari to especially nung mga nagsabay nga yung calamity loan and salary loan natin. Now, please listen carefully, no? If, for example, eligible kayo to file for for these two loans, salary and calamity loan. You're eligible to both salary and calamity loan. Diba? Madalas unahin natin yung calamity loan kasi may deadline. Diba? May deadline, may period lang siya of availment or application. Salary loan, wala naman anytime. But if you are again eligible to file for both salary and calamity loan, unahin nyo na pong i-file ang salary loan, wait for it to be approved, then apply for calamity loan. Bakit? Pag ang nangyari kasi na baliktad, nauna yung calamity loan bago yung salary loan, under the guidelines of salary loan, all other short-term loans shall be deducted dun sa proceeds ng salary loan. So, mangyayari dun, kaka-approve lang yung calamity loan ninyo pag nag-file kayo ng salary loan and naprubahan siya. Okay? Yung balance ng mismong calamity loan, bawas na dun agad sa proceeds ng inyong salary loan. So, liliit yung proceeds makukuha ninyo for the salary loan. So, if you want to maximize both proceeds, again, unahin ang salary loan. Wait for it to be approved and then apply for calamity loan. Kaya lang, siguro maging takeaway nyo na lang doon. Kung nauna yung calamity loan, tapos ibinawas na yon yung balance sa proceeds ng salary loan, isa na lang yung maging active loan ninyo. Sorry, next. Isa na lang yung maging active loan ninyo. Diba? Isa na lang. Kasi parang bayad na yung calamity loan. Ang babayaran nyo na lang is salary loan. Kaya lang yun nga. Hindi na maximize. Medyo mababa na yung proceeds doon. Kasi kung na-maximize nyo naman yung proceeds, inuna yung salary loan, bago yung calamity loan, dalawa yung maging active loan ninyo. You have to pay for both salary and calamity loan through payroll deduction if you're employed. Employer will deduct and then remit the same to SSS. Okay, I hope na matandaan nyo yan, no? Though sa ngayon, wala tayong calamity loan. And again, hopefully wala. Hindi tayo magkaroon ng calamity loan anytime soon kasi that would mean na merong calamity na nangyari dito sa atin. Now, for checking if your status, ayan, you can always check it through your my.sss account. So, my.sss account, pag nakapag-login kayo, mouse over lang kayo sa inquiry, tapos loans info.
Dito rin makikita yung SOAR statement of account ng inyong mga loans. Meron yung separate tab for salary loan, calamity loan, diba yung LRP natin, educational loan. Makikita nyo po yan dito, inquiry loans info. Click nyo lang yan. For mobile, sa SS Mobile app naman, pag nakapag-login tayo, dun sa floating bar naman natin, ayan, contributions, loans, tapos, sorry, di pala kasama yung contribution. Dito sa loans, check lang natin, tap lang natin yung status. Okay, para makita natin. Ayan. Then, quickly, ito na lang, siguro last na din ata to. Remind, para rin sa pagbabayad ng loan amortization natin, para sa mga employed members, payment is made through salary deduction and employers are mandated to remit the same to SSS. Diba? Pag individual member naman, payment is made by generating a payment reference number via my.sss account. So, dito nyo naman po yun makikita pag nakapag-login kayo. PRN-loans. Dito kayo mag-edit ng amount to be paid, mag-generate ng payment reference number, okay, para mabayaran ninyo yung loan. Pero pag employed member, again, course through employer yan. Employer magde-deduct, and then, sila magre-remit kay SSS using RTPL. Yan. And for those of you wondering, especially mga individual members natin ngayon na naka-join, no, saan ba kami pwede magbayad? So, you can scan this QR code to check the list of SSS accredited payment channels. Naka-direct din po ito, if I'm not mistaken, dun sa ating Facebook page, official Facebook page, yung Philippine Social Security System. Andito pa yung mga social media accounts natin. Ayan. So, you can follow one or all of our social media accounts. So, scan this QR code now to check. Now, if you have, if you're using your phone with data or connected to an internet, you can scan this QR code. Or kung hindi naman, mahirapan tayo mag-scan ngayon, visit nyo lang po yung official Facebook page natin, Philippine Social Security System. Hanapin nyo lang po doon yung mga SSS accredited payment channels natin na tumatanggap na ng PRN para sa payment ng loans. Okay? So, thank you so much. I hope that I was able to share with you, no, talaga nung mga steps and tips para dun sa pagfa-file ng loan, because that will be the end of my presentation. Ano po ba ang SSS Pension Loan Program? So, ito po ay programang pautang sa mga qualified na pensioner ng SSS. So, layunin po nito ang makapagbigay ng tulong pinansyal sa mga retiree pensioner sa pamamagitan ng isang pautang sa may mababang interest. So, I think yung iba naman po is talagang pupunta pa sa mga lending. So, sinasanla yung ATM just for them to have an extra income or extra amount para dun sa expenses po nila. So, dito na lang po kayo, kung kayo ay pensioner ng SSS, dito na lang po kayo sa pension loan program po ni SSS. Mababa lang po yung interest na binibigay po nito. Okay? So, who are qualified to apply for the PLP po natin? So, yung mga retiree pensioner po natin na 85 years old or below at the end of the month of the loan term. Ibig sabihin po nito, pag nag-file po kayo ng loan, dapat hindi po hihigit ng 85 years old po yung edad po ninyo doon sa end ng loan term po ninyo. So, kung example po is from the time na nag-file kayo o nag-avail po kayo, ay ang edad nyo ay 84 years old and 4 months. So, ang payment term nyo na lang po is until 6 months lang siya. Okay? Then, kung 83 years old naman po and 10 months, so, ibig sabihin, 12 months na lang po yung payment term po ninyo. Kasi, hindi po dapat lalagpas tayo sa edad ng 85 years old. Okay? Ganon din po, 82 years old and 10 months ang edad nung time na nag-file kayo sa program na to, 24 months to pay. Okay, sino pa po ang ibang mga pwedeng mag-file po nito under the eligibility po natin? Kailangan po, so we are actually mentioning since kay Ma'am Chris, then kay Sir 40, you have to have an online account or dapat registered na po kayo sa my.sss account or dapat may my.sss account na po kayo. Kasi doon na rin po yung easy access po natin and easy application na rin po natin. So kailangan nakapag-registered po tayo ha sa my.sss natin. Then, current din po tayo or active yung ating mobile number po natin. Then, ito rin po, kailangan din po meron tayo at least isa sa kanila. Okay, so UMID enrolled as ATM.
Then UBP Quick Card, or ito po ang pinakabago actually, itong pangatlong ito, valid pension savings account number registered with SSS. So ibig sabihin, pwede na po natin i-enroll yung ating mga bank details dun sa DAEM, kasi dun na po natin aasahan na i-credit po yung ating loan proceeds. Di ba? Hindi na natin kailangan pumunta pa sa branch just to enroll dito sa quick card na to. Dun pa lang po sa savings account number po natin, when we applied for our retirement, di ba dun na po kine-credit yung ating mga pension, pwede na rin po natin gamitin yung savings account number na yun para dun po i-credit yung ating loan proceed. Okay? So, ito po yung under ng mainit-init pa po ito. Ayan, mainit-init pa po itong circular 2022-012. So, yan po yung pension loan releases through the bank. Okay, Development Bank of the Philippines via the Philippine Electronic Fund Transfer System and Operation Network. So, ito yung sa PesoNet po natin. So, PesoNet accredited banks, pwede na po dyan i-release yung ating loan proceed. Kasi before, limited lang po yung mode of disbursements po natin para sa mga loan proceed. So, ito po yung circular na yan. Ito po yung pwede na po natin gamitin yung ating savings account number kung saan ikinacredit yung ating loan o yung kinacredit yung ating pension. Yan na rin po, pwede natin gamitin na rin po yung savings account number na yun para doon po ikikredit yung ating loan proceed. But, hindi pa siya ngayon. Okay, hindi pa siya sabihin natin na available ngayon. Pero, May 30 po, yan, pwede na po natin i-enroll yung ating mga bank details po. Okay, so sa ngayon, hindi pa po available sa May 30 pa po siya. Okay, sa May 30 pa. So at least, meron na rin po tayong another option po para dun sa mode of disbursement po natin. Okay, ang next po natin is kailangan wala po siyang deduction. Okay, especially dun sa mga deduction po na nag-avail siya ng, especially dito sa mga calamity loan package po. Yan, dapat wala po yan. Then, ito yung receiving his or her regular monthly pension for at least 1 month, and yung status po ng pension is active. And then for those pensioner po natin na nag-avail ng 18 months advance, di ba meron tayong mga pensioner nag-avail po noon? So isa't kalahating taon in advance nila yung kanilang pension. Ma'am, pwede ba kami mag-file ng pension loan kahit na nag-advance kami ng 18 months? Actually, pwede kayo mag-avail nung pension, or pwede kayo mag-apply dito sa pension loan provided po, okay, provided you have to finish first yung 18 months na in advance po ninyo. So on the 19th month, pag nag-reflect na po ng sa system po namin that you're already receiving your pension po and then active na yung account na yon, that is the only time po that you can file for your pension loan. Okay, so kailangan yan po receiving his or her regular monthly pension. So, nag-advance kayo ng 18 months, ibig sabihin, isa't kalahating taon, you're not receiving your regular pension. So, once na nag-reflect na po yung 19th month ninyo, okay, the 19th month, you're already receiving that monthly pension, that is the only time that you can file for yung pension loan po natin. Siyempre, itong pinakamagandang katanungan na dapat nating tatanungin, how much? Magkano ang loanable amount po natin. So, ang loanable amount po natin is based on dun sa basic monthly pension po natin, kasama na po yung 1,000, okay, but not to exceed 200,000. So, yung ating loanable amount will be based on our basic monthly pension plus 1,000, okay, but not to exceed 200,000. So, for example, ayan, 3 times of the basic monthly pension plus 1,000, 6 months to pay po yan. Yan yung mga repayment terms po natin. 6 times of the basic monthly pension, 12 months to pay. Then 9 times, 12 months, or 12 times hanggang 24 months to pay. Okay, so yan po yung mga loanable amount po natin. So ang loanable amount natin will be based on our basic monthly pension. Hindi po siya naka-fix yung amount kung magkano yung maloloan po natin. Then the interest rate naman po niyan, the loan would actually incur an interest rate of 10% per annum until fully paid, computed on a diminishing principal balance which shall become part of the monthly amortization. So, itong guidelines na po ito is the same as dun sa guidelines na nagpa-file po tayo ng ating salary loan. Diba, nag-i-incur po ng 10% interest
per annum po yan, per year, saan pa po kayo makakahanap niyan? Sa isang taon lang, sa isang taon, 10% po yan. Unlike kung doon kayo maglo-loan sa banko or sa mga lending, ang 10% na yan, kada buwan po yan. Pero dito po sa pension loan program ng SSS, this would be per year. Okay, per ano po. So the SSS would actually waive yung collection ng 1% service fee as a means to subsidize po yung payment po natin sa premium of the credit life insurance by the pension loan borrower. Later on, pwede natin ma-explain po natin ano po ba yung credit life insurance na yan. Okay? So let's... Ayan, ito yung net, ang kagandahan lang dito sa pension loan program po natin is hindi po lahat ng amount ng pension po natin is ibabawas para pambayad po natin sa utang. Okay, meron pa rin pong maiiwan na 47.25% ng inyong pension, okay, ng inyong pension para may take home pa rin po kayo. Ibig sabihin, talagang makikita nyo rin po doon na hindi po lahat ng amount niyo. Meron pa rin po kayong take home. Okay, may take home. At kagandahan po dito, hindi po magiging collateral yung inyong ATM. Ibig sabihin, hindi po ninyo or sabi natin, ito yung iiwanan ninyo, yung ATM ninyo, para yun yung assurance na may pambayad. Hindi po. Dito po kay SSS, you can still hold on to your ATM. Then may take home pa rin po kayo at least 47.25%. So, may take home pa rin po kayo dun sa basic pension po ninyo. Okay? Siyempre, ang next na question natin, how to apply? Paano po kami mag-apply po niyan, ma'am? Interesado po kami. So, there are two options actually for us to apply. First is personal filing po tayo. So, sa personal filing po natin, kahit na sabihin natin, majority of our applications are done through online, hindi pa rin po tinatanggal ni SSS itong filing po natin ng personal filing po natin. So may option pa rin po tayo to file it through our branches nearest our place. Okay? So ito yung mga kailangan po natin. So personal filing, basta make sure lang po that you need to fill out itong duly signed na pension loan application form. Then, syempre, you just need to present lang po yung SSS ID nyo or even yung UMID card ninyo. Okay? Then, syempre, ito, note na rin po natin kasi sa ngayon, kahit na sabihin natin, halos marami na po ako nakikitang tao sa mga kalsada, sa mga malls, sa mga tourist spot, but still, hindi pa rin po lifted yung sinasabi po natin na community quarantine. Nandyan pa rin po yung ating pandemic. Silent pa lang po siya. Baka mamaya magbo-boom na naman po yan. God forbid, wag naman po sana. So, we still need to follow, yan. We still need to follow yung safety protocols po natin. So, make sure po ha na kailangan talaga sumunod pa rin po tayo dito sa safety protocols po natin. Ito yung mga valid IDs po, primary documents or valid IDs that you can actually present pag nag-file po kayo ng pension loan, PLP po ninyo through our branches. Yan yung mga documents po natin. So, in the absence actually of the ID or documents, so yan, mag-submit na po kayo ng two valid IDs, documents, both with signature and at least one with photo. Then another option for us actually is yung sa digital services na po ni SSS. So sa my.sss facility na po natin, you can file na for your PLP. Okay? Ang good news po dito, di ba before is you can only file for your PLP po sa my.sss kapag subsequent. Okay? Or reapplication or pangalawang beses niyo na po pangalawang beses na kayo mag-a-apply. So, doon na kayo sa my.sss. But this time around, so dahil di ba sabi ko po sa inyo is in-enhance po nila lalo yung ating program na ito para mas marami po talaga tayong ma-reach out ng mga pensioner who are actually in need of additional na cash para doon sa mga daily expenses po nila. So, kahit first time niyo po na mag-apply sa PLP, basta meron na kayong my.sss, yes, pwede po kayo mag-file na. Okay? Pwede po kayo mag-file na. No need for you to visit the SSS branch kasi yun yung first requirement natin na initially, kailangan pumunta sa branch kasi may pipirmahan. But this time around po, if you have the my.sss facility po natin or my.sss account, first time yung mag-file ng pension loan po, you can file it na po. Okay? And,
kagaya ng sabi ko po sa inyo kanina, mas lalo pong dinagdagan yung mode of disbursement natin and even mode of application din po natin for the application dito sa pension loan. So, pwede na rin po tayo mag-apply using our mobile app. Na-mention na rin po ni Sir Forty kanina regarding dun sa mobile app, pwede mag-apply sa salary loan ni Calamity. Ngayon din po, because of dun sa circular din po natin na mainit-init na lalo po nilang i-enhance itong program na to, we can actually file na for our pension loan kapag meron na po tayo na download na mobile app po ng SSS and even yung ating self-service express terminal. Itong self-service express terminal, actually nakalocate po yan siya sa mga branches po natin na parang ATM machine. And then, nandun yung UMID card po ninyo. Then, by using your UMID card, you can tap lang po yung UMID card ninyo to apply for the pension loan. But this will be implemented po on May 30. So, naka-standby siya. So, pagdating ng May 30, if you have that mobile app, if you can visit the SSS branch, tapos hindi na kayo pipila po doon sa counter, basta meron lang po siya yung self-service express terminal, you can file na for your pension loan. So, mas lalo po nilang pinalawak yung mga services po ng SSS para an easy access, easy application din po para sa ating mga pensioner. So, ito yung next slide ko po is the procedure po on how to file for your PLP sa online po natin or using yung my.sss portal po natin. Okay? So, ito yun. You just need to visit yung www.sss.gov.ph, then log in po kayo sa member account po ninyo. Okay, once na nakapag-log in na po kayo niyan, dito po sa e-services, ayan, then click on loan, pipili po kayo ng loan, then apply for pension loan. Okay, so yan po, pension loan, then once na na-click nyo na po yan, from the displayed table po ng computations po natin ngayon, kayo na pong pipili. Okay, pipili po kayo kung ano yung preferred na loan amount. And then, syempre, click nyo na po yung submit. Take note of this table na to. Dito nyo po makikita yung magkaning monthly amortization and magkano po yung maiiwan na pension po ninyo after the deduction of the monthly amortization. So, talagang may take home pa rin po tayo. Then, we can also view this one, yung loan proceeds. Kung magkano po yung matatanggap natin. Okay, matatanggap natin doon sa ating bank account po. Or bank account, or even sabihin natin, baka may magtatanong, ma'am, how about e-wallets? Ano yung mga e-wallets? GCash, Paymaya. As long as sabihin natin, mag-a-up na po, di ba? May 30 po, okay? May 30 po, pag once na sabihin natin mag-a-up na, or pwede na po tayo mag-enroll ng ating mga bank details sa DAEM po natin, included na rin po doon yung mga e-wallets po natin, GCash or Paymaya. Okay, included na rin po. So, you still have an option din po sabihin natin. You have 3 accounts na pwede nyo pong i-enroll. So, if you want to receive yung loan proceeds nyo under the pension loan program, pwede nyo pong i-enroll yung GCash nyo or Paymaya. But, ulitin ko, May 30 pa po yan sabihin natin na ma-i-implement. So, konting araw na lang, right? 3 araw na lang, I think eh. So, pwede na po yan na natin i-enroll po. So, if ever 3 times ang gusto po nila na i-loan or 6 times or even 9 times, dyan po natin mabiview kung magkano magiging monthly amortization at kung magkano rin po yung maiiwan sa ating loan. Ang kagandahan po dito, no need for us really to visit any payment center para mag-obliga tayo na magbayad. Kasi automatic po siya na i-deduct po yan doon sa ating pension, yung amount ng pension na nare-receive po natin. Okay, so after po natin na napili yung preferred loan amount, so click lang po natin yung submit. Then next step po natin is for us to check yung lahat ng details po ng ating loan application. So we just need to read lang po yung acknowledgement or yung authorization and the agreement po. Make time or take time to read po ang nakalagay po talaga dito para hindi rin po natin sasabihin na wala po akong nabasa pong ganyan. Okay? So, after po yan, i-click po natin dito, then we need to read also yung disclosure statement. Kasi once na hindi nyo po ito na-click, itong disclosure statement, hindi po kayo mag-proceed sa submission ng application nyo. So, you're really being required to read yung disclosure statement para maging aware din po tayo magkaning monthly amortization, kailan magsa-start,
at kailan yung due date ng payment ng monthly amortization. And nandun na rin po yung details na how much din po yung loan proceeds ninyo, and at the same time, yung sabihin natin kung meron pa siyang ibang mga deduction. Okay? So, yan siya. Pag-clinic nyo po yung disclosure statement, yan din po. The same procedure din po yan kapag nagpo-file din po tayo ng ating ano, ng ating mga salary loan. Okay? In case po the borrower lost his or her na UBP quick card po natin where the loan will be disbursed, kailangan po niya pumunta sa SSS branch, i-present po niya yung printed na copy ng disclosure statement and request for the disbursement of the loan amount or request for the reissuance of the new UBP quick card where the loan amount will be disbursed. Kung example, nawala yung quick card mo kasi yun yung pinili mo kung saan po i-credit yung loan proceeds ninyo, yan po ang gagawin po natin. Visit the SSS branch, present nyo po yung printed copy ng disclosure statement at mag-request po tayo ng disbursement po ng loan po natin. But syempre, di ba, kagaya ng sabi ko po, we also have this another option na aside from the quick card po natin, you can enroll na yung ating bank details po para doon po i-credit na. So, ATM na po natin kung saan natin natatanggap yung regular na pension po natin, doon na rin po i-credit yung loan proceeds po natin. So, di ba, maraming option regarding po dyan. And then, as much as possible din po, kailangan meron po kayong kopya nitong disclosure statement na yan. Okay? So, kapag nag-file po tayo ng ating loan na yan, dapat meron tayong kopya nito. Make sure din po talaga na you always have to have this copy of the disclosure statement po na nakatabi po sa inyo. At least, maging aware din po tayo na talagang nakapag-loan po tayo. Kasi this will be actually a written proof. O yan, written proof po na nag-agree po kayo dito sa loan with SSS. Okay? So, ang step number 6 po natin is, ito po, click na po natin pag nabasa na po natin disclosure statement. So, ang next procedure na po natin is for us to submit yung pension loan po natin. So, if you want to have this, kung may mga changes pa po kayo that, regarding po dito kasi upon na-review nyo na po yung mga details na kalagay dito, then if you want to change it, pwede nyo naman po i-click itong back na to. Okay? Back button. So, step number 7 po natin. So, you'll be notified actually of your successful loan application or yung pension loan application. So, nandyan po yung lahat ng detalyadong information po regarding dun sa pagpa-file po natin. So, manonotify kayo. So, ang next na gagawin po natin is for us to check yung ating email address kasi dun po isa-send yung notification na yan. So, yan pwede po. At least, meron kayong copy. Okay? Meron kayong copy na ng regarding po dito sa loan po natin. Okay? Then, ma'am, kailan po ba may credit yan? Okay? Paano? How long? Usually, yun yung mga tanong. How long? How to file? What are the requirements? Or something like that. So, ito, how long ang pag-credit? So, ang pension loan po natin shall be credited within 5 working days. Pero in ano sa bago natin, yung sa bank details natin, right? Sa bank details po natin, pag na-enroll na po natin yan sa DAEM po natin, pag nag-file po tayo ng pension loan po natin, tapos ang pinili po natin is yung ating bank account po, within 3 days po, okay? Within 3 days ang crediting po ng ating loan proceeds. So, within 3 days. Pero ito po, pag sabihin natin na over the counter po kayo nag-file, ito po, 3 to 5 working days po ang crediting po niyan. So, ito po yung sa valid na UMID card natin, valid UBP, and then ito po yung sa pension savings account number po natin. So, within 3 days po kapag ito bank details po ang pinili po natin. Okay? Then, next we have reapplication. Ma'am, kailan po kami pwedeng mag-apply ulit? Okay? We say reapplication kasi, di ba, kailangan po muna bayaran natin ng buo, okay? Full payment po, yung current loan po yan, bago po tayo makapag-apply ulit ng pension loan. Hindi siya renewal, kundi reapplication po ng ating pension loan. So, full payment po muna, okay? Bago po tayo makapag-apply ng panibagong loan po. So, yung loan renewal, ito, hindi ko napalitan. Loan renewal may be filed through the SSS Digital Services po natin or over-the-counter. Hindi pa rin po natin natatanggal yung over-the-counter. But as much as possible, we actually encourage
our retiree pensioner to file the renewal via their my.sss account. Kasi syempre, considering our current situation with the COVID-19 pandemic, so kailangan nandun pa rin po that we need to be safe, we still need to be cautious din po, and at the same time, vigilant din po, kasi syempre, nandyan pa rin po yung COVID po natin. So, para at least maging safe na rin po yung ating mga lolo and lola for them to just stay safe or stay safe in the comforts of their homes po. Okay? How to pay? Ito na, next natin. How to pay for the monthly amortization? Paano po namin babayaran yung mga monthly amortization ng pension loan po namin? So, kagaya ng na-mention ko po earlier, yung monthly amortization shall be deducted, okay, from the monthly pension of the pensioner borrower. So, no need for you to really visit the SSS branch, mga tellering, or even yung mga banko sa mga bayad center para magbayad po tayo ng loan, kasi minsan nakakaligtaan na rin po natin, or minsan hindi na rin po tayo talagang makakapunta, talagang totally na walang kasama. So, ito po ang safest way po for us is auto-deduct. Yan, i-deduct na po siya kaagad doon sa pension po natin na natanggap kay SSS. Okay? Yung first monthly amortization po shall become due on the second month after the loan was granted. So, ibig sabihin, kung nag-file po ako ngayong May, okay, month ng May, ang first month amortization ko would be on July. So, July pa po kayo sisingilin po niyan. So, ganun po yung yung procedure po pagdating sa deduction na ng monthly amortization. Okay? So, ito po, nag-gather po namin yung mga frequently asked question po regarding sa mga pension, regarding sa program ng pension loan. So, ito, ipapakita ko lang po sa inyo yung mga frequently asked question po natin. So, first, what happens to the pension loan when the monthly pension of the pensioner borrower is cancelled? Yan, cancelled po siya due to re-employment, resumption of the self-employment. Itong re-employment, diba, kagaya ng sabi po natin, retiree pensioner, 60 to 64 years old, dapat separated ka na from employment para makapag-file ka ng retirement benefit mo. Pero in the event, sabihin natin, kung ikaw ay na-re-employed niyan, nakapagtrabaho ka ulit, tapos ang edad mo is between 60 to 64, di ba makakancel, masastop yung pension nyo? Okay? Masastop yung pension nyo. So, ano naman po mangyayari, ma'am? Doon sa, kasi nakapag-pension loan ako doon. So, ano rin po mangyayari sa pension loan ko? So, ang mangyayari po niyan is, lang, ito po, yung outstanding pension loan balance po shall become due and demandable. Dapat bayaran po yan kaagad. Bakit siya due and demandable po? Kasi hindi na po siya pensioner eh. Kasi only kapag nag-re-employed po tayo o nag-resume po tayo ng employment po natin, nawala na po yung privilege niya that is intended actually for our pensioner. So yung guidelines po noon ng loan po niya is kailangan na po niya talagang bayaran, due and demandable. Ngayon, paano niyang sabihin natin due and demandable niyan? Yan, antay natin yung guidelines on how to pay na po for the full payment of the outstanding pension loan po balance ng mga pensioner po natin if in the event na re-employ siya, okay? Or nag-resume po siya ng self-employment. Tapos, meron siyang, nag-apply siya ng pension loan. Okay? Next, second frequently asked question natin, what happens when the retiree pensioner has a pending request for adjudication or adjustment of the pension? So, ano daw po ang mangyayari? Okay, ang sagot po dyan ay, shall not be qualified. Actually, hindi po siya magiging qualified under dun sa pension loan program po natin in case po meron siyang existing pension loan already and would like to request for the re-adjudication or adjustment of his or her pension. Pero if ever, ia-allow lang po yan siya, okay, he or she shall be allowed to make said request only after the full payment of the availed pension loan. So, dapat talagang para makarenew tayo, makapag-apply tayo ng panibagong loan, you have to settle first yung unang loan po ninyo, full payment po yon before you could apply for another one. Okay?
Then next question, what happens to the pension loan when the monthly retirement pension is suspended due to non-compliance with AKOP of the pensioner borrower? Oh, for the information of everyone, ongoing pa rin po yung AKOP po natin, yung annual confirmation of pensioner until June 30. Okay, until June 30. So kung if ever sabihin natin, hindi tayo nag-comply after na ng June 30, na wala na po, na-suspend po yung ating monthly pension, tapos wala, syempre may pension loan po tayo, ano pong mangyayari po doon sa case ng ating pension loan? So yung outstanding pension loan balance po natin shall be deducted upon resumption na po ng pensioner borrower's monthly pension. So nag-comply ka na doon sa AKOP, tapos nag-resume na po yung pagtatanggap mo ng pension mo. So ang mangyayari po dyan, ibabawas po ngayon yung outstanding balance po ninyo doon sa yung outstanding balance nyo doon sa resumption ng inyong pension. So in such cases, yun nga lang ang kagandahan, hindi po kayo sisingilin ng penalty. Okay, so no penalty will be charged against him or her. Okay, next question natin is, what happens when a pension borrower dies before the full payment of the loan? Ano ba yan? Isisingilin po ba yan? Na yung ibabawas ba yan sa funeral? Ibabawas ba yan sa death claim? Sisingilin ba yung mga kamag-anak ko kapag namatay po yung pension borrower po natin, tapos mayroon siyang pension loan? Ano pong mangyayari dyan? Okay? So ang sagot po dyan is, in the event that the pensioner borrower dies before the full payment of the loan, the outstanding balance shall not be deducted. So good news, right? Hindi po yan i-deduct sa funeral natin, hindi rin po yan i-deduct sa death benefits, and shall be considered as full payment. So automatic po siya na magiging full payment, kasi nga po, under po yung pension loan po natin, is covered po yan by the group credit life insurance para doon sa mga unpaid na pension loan po natin. So actually, one of the salient features talaga ng ating PLP is yung mandatory coverage po ng lahat ng borrowers ng pension loan po doon sa group credit life insurance po natin. Di ba meron din po tayong yung service fee? Sa mga salary loan natin, meron yung service fee po. Pero pagdating sa pension loan, naka-waive po yung service fee na yun, kasi yun po yun is intended talaga for the payment ng group credit life insurance po natin. So this would actually guarantee yung payment po ng loan po natin in the untimely death of the pensioner borrower before the loan is fully paid. So ibig sabihin, full payment. So, hindi po yan sisingilin sa mga kamag-anak, beneficiaries, even dun sa funeral and death. Basta dito po sa pension loan program po natin, naka-incorporate po yan, or naka-sabi natin, covered po tayo under dun sa group credit life insurance. Okay? So, another question is, can pension loans be filed through representative? Kung hindi na po kaya, ma'am, ng pensioner po, pwede ba representative, kamag-anak po ang magpa-file? Okay, ang sagot po dyan ay hindi po pwede. Authorized representative is not allowed by SSS. Pag personal po, yan, application po natin personal, hindi po allowed ang authorized representative po. Okay, kasi kailangan po yan pirmahan. May pipirmahan po yung pensioner po natin dun sa loan application form and also dun sa loan disclosure statement po natin. So, personal appearance is however, no longer necessary for the renewal of the pension loan program filed via DMI.SSS. So kapag personal po kayo pupunta sa branch ng SSS to file for your PLP, okay? Hindi po pwede yung representative. Pero kung sabihin natin via DMI.SSS account po natin, yes. No need, sabihin natin, siyempre, wala na kahit anak nyo po, magpapatulong kayo sa anak niyo na magpa-file kayo ng pension loan, pwede po, basta dun po kayo sa my.sss account. Kasi dun kasi sa over-the-counter po natin, this would actually ensure din po yung mga pensioner borrower natin na willing po sila na pumasok po dun sa loan agreement po or loan arrangement po natin with the full knowledge of
the terms and the conditions regarding dun sa PLP po natin. Okay? So, ang next question natin, is the UBP Quick Card issued free of charge? So, free of charge, ito yung applicable po yan, sabi natin, sa mga over-the-counter. Okay, over-the-counter or personal filing po. So, free of charge po ba ang UBP Quick Card po natin? Ang sagot po dyan ay, meron pong one-time fee na 25 pesos po na ibabawas po yan doon sa loan proceed nyo. So, practically, wala po talagang ilalabas na pera yung ating pensioner. Okay, kasi sabihin natin, itong 25 pesos, ibabawas yan dun sa loan proceeds nyo. Tapos yung sabihin natin, yung coverage po natin under the group credit life insurance, hindi rin po tayo maglalabas ng pera kasi automatic po yan siya, naka-incorporate dun sa agreement po ng PLP po natin. Okay, so yan siya. This will be deducted from the proceeds of the loan. Pero ito lang po, heads up lang din po. Every time you will file for your PLP over the counter, okay, may charge po yan ng 25. Ibig sabihin, yung na-issue po sa inyo na UBP Quick Card last, sabi natin 1 year ago, okay, or yung 3 months ago or 6 months ago, hindi na po yun magiging valid na Quick Card na yun po yung gagamitin natin sa renewal natin. Okay? Ibig sabihin, i-issuehan po kayo ng bagong UBP Quick Card po. So, addition, again, meron ulit na 25 pesos na i-charge po sa inyo. Kaya nga, ini-encourage po namin sa inyo na as much as possible to avoid itong 25 pesos na i-charge po sa inyo, apply for your PLP via your my.sss account. So, utilize po yung ating online account po, yung sa my.sss. So, as much as possible, majority dun sa ating mga pensioner, magpatulong na po kayo na magkaroon kayo ng my.sss account para sa easy transaction and easy application na rin po ng renewal ninyo ng PLP. Okay? Next question natin, ito po. Can a total disability or survivor pensioner avail of the pension loan program? Kasi, ma'am, pensioner din kami. Right? Pensioner din kami. So, pwede rin po ba kami mag-avail niyan? Ang sagot po dyan is, you're not qualified to avail or to apply for the pension loan. Kasi, ito pong program na to, this is only offered po sa mga member pensioner po natin under our retirement benefits. So, mga retiree benefits. But, as of yesterday, sabihin natin may nag-pension doon sa ating usap tayo. Ayan. So, sabi niya, nasa pipeline na rin po na i-consider na rin po nila yung ating mga survivor pension. But, wala pa ngayon. Okay? Wala pa ngayon. Pero, antayin natin. Okay? Antayin natin. Malay niyo po, mas mapapalawak pa po itong program na to para mas marami po tayong ma-reach out ng mga pensioner who are actually in need of the additional na loan po natin. Okay? Yung program po natin. So, antayin po natin yung guidelines. Pero nasa pipeline na po siya. So, antabayan na natin. So, sabi nga namin, you always have to stay tuned sa lahat ng mga social media po, social media accounts ng SSS. Okay? So, next, is there a deadline for the application of the pension loan? May deadline ba? Ang sagot po dyan ay wala. Walang deadline po since this is a financial assistance granted to SSS retiree pensioner. So this may be applied by the retiree pensioner at any time provided they are qualified under the rules. Okay? So sa next slide ko, ito yung sinasabi ko pong abangan po natin. Abangan po natin na mas lalo pong magkaroon tayo ng pinakasimple at pinakamabilis na paraan para sa pag-apply po natin ng loan. So, ito po yung nami-mention ko earlier pa, May 30 po yan. Okay? So, sa May 30, so for first-timer, mga first-time po na magbabaro or first-time pension loan borrower, they may now file their initial pension loan online. O initial, first time nyo po mag-avail ng loan na to. So, pwede na po sa online starting May 30, 2022 or upon effectivity of the revised guidelines of yung pinakita ko sa inyo na Circular 2022-021. Okay? Nonetheless,
borrowers may still apply over the counter. So kung sabihin natin, hindi nyo naman antay yung May 30, pwede pa rin naman po yung over the counter po natin. So good news din po ito para sa ating mga retiree pensioners na nasa ibang bansa na gusto pong mag-loan. So pwedeng-pwede na po kayo basta nakaregister na po kayo sa my.sss. Just a reminder na rin po sa ating mga pensioner, basta contact information nyo ay updated, pension loan siguradong granted. So make sure po na updated po yung mga contact information po ninyo. Mag-login lang po kayo sa online account po nila. Then under po ng member info, update contact information. So ito po yung pwede nating i-update. So first we have yung mailing address po natin. If you're residing sa ibang bansa, pwede rin po yung sa foreign address natin. Kung nagbago na po kayo ng telephone number, pwede rin po. Mobile number at and lalong-lalo ng email address, pwedeng-pwede nyo pong palitan na ngayon. Basta make sure lang po, kayo po ay registered na sa my.sss. Okay? So sa ating SSS Pension Loan Program, yan po ay mabilis, abot kaya at sigurado. So talagang sulit na sulit po yung serbisyo po ng SSS para sa ating mga retiradong pensioners. So I think that ends my presentation. This actually ends my presentation. So last slide na po natin. Hopefully po, ma-share din po natin ito sa mga kapamilya po natin, kapuso at mga kapatid regarding sa mga programs ng SSS. Kaya mga ka-eskwela, thank you. God bless and stay safe po tayo. Balik ko po itong spotlight sa ating mga facilitators na si Ma'am Luis and Sir Rodel. Thank you so much. God bless everyone. Okay, so maraming salamat Ma'am Lynn sa napakahusay na pagpapaliwanag ng ating huling topic. Okay, so dadako na tayo ngayon sa question and answer portion ng ating webinar. Nais namin munang i-acknowledge ang presence ng aming mga kasamahan mula sa Member Education Department. Sila po yung mag-gather ng inyong mga katanungan sa chat facility at amin po itong babasahin at sasagutin ng ating mga speakers. Okay, so let's start. So for the first question, okay, so this is for Ma'am Chris. So actually, tatlo po yung question dito, pero sasagutin daw po ito ni Ma'am Chris in one answer na lang. Okay, so for the first question, pwede daw po ba iparestructure ang overdue loans ng mga employee? And then, paano po kami magbabayad ng loan kung ang loan po na yon ay sa previous employer pa po namin? And last, paano po pag ang newly hired employee ay may nag-default na loan at hindi sapat ang monthly salary para mabayaran ang outstanding loan balance? Okay, thank you so much, Ma'am Luis. Ayan, so sabi ko kay Ma'am Luis, iisahin na lang natin, no? Kasi more on yung mga questions po ay about naman sa defaulted loan. So isahin na po natin. So sa unang question po, as of date, wala po tayong condonation. Nagtapos po ito noong May 14, 2022. So as of date, wala na po tayong condonation. So make sure to apply the first responsibility of employer, yung pinaliwanag po natin kanina. We need to deduct and remit on their behalf. Pero syempre, kindly meet halfway po kung magkano yung pwede pang ibawa sa kanilang payroll and inform them of the priority of payment natin. So ano po ba yung priority of payment natin? So ang inyong ibabayad po ay mapupunta muna sa penalty, then once consumed, sa interest naman, then saka pa lamang po ito papasok, yung bayad ninyo sa principal. Then for those naman po na sabi nila pag yung newly hired employee may nag-default na loan, hindi sapat yung monthly salary para mabayaran yung outstanding loan balance. So yan po yung sa responsibility number 3 naman po natin. So ang ibabayad lang po ninyo is yung kung magkano ang nilas ninyo sa kanyang payroll. But syempre po, sabi nga po natin, inform them of the order of priority of payment. And then for those naman po na yung loan daw po ay sa previous employer pa daw. So yan naman po yung sa ating responsibility as a member naman po. So sabi ko kanina, we have two responsibilities as an SSS member. You must submit updated statement of account to your new employer. Meet po kayo halfway kung magkano yung pwede pang ibawa sa inyong payroll po. So yun po, pag-usapan din po ninyo kasi as I have mentioned earlier, may order of priority of payment po tayo. Ma'am Luis?
Okay, thank you, Ma'am Chris, sa pagsagot ng mga questions natin. Ano? So, dadako na tayo sa next question natin. Ito po ay para kay Sir Forty. Pwede po bang isimplify ang online application ng loan? Napakahirap po kasi ng process sa disbursement, enrollment. Ang beses na pong naipasok ang requirements, di ko na maintindihan kung ano pang gagawin. Hindi na pang emergency ang labas po niyan. Baka naman pwede ngayong i-approve na ang renewal ko. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Sir Rodel, for that very comprehensive question, no? And I would like to address all the points na nandito sa tanong na presented ngayon. Now, I think I was clear din kanino sa explanation natin na, and some would actually agree, I hope that you would agree with me, na yung process itself ng application for loan is actually mas mabilis. Siguro you're finding it hard dun sa first step, which is to enroll yung sa disbursement account natin. Now, there are multiple cases or multiple reasons for the rejection of your loan application, of your enrollment sa Daem. And you will be notified of such reasons, no? And isa na dun yung most common na reason kung bakit hindi naging successful yung registration is yung mga ina-upload nating documents, hindi siya readable, hindi siya colored. But, and by the way, right now, pinataasan na po natin yung file size na pwede yung upload. It's up to 3 MB na po. Before it was just 1. So ngayon po nasa 3 MB na. So you can upload a more clear and readable photo, especially dun sa i-upload natin ng mga proof of account as well as yung ID or valid document, tapos yung selfie natin. So dun din po sa selfie natin, make sure kung ano yung i-attach natin na proof of account at the same time yung ID na naka-attach is the same na hawak natin pag tayo ay nag-selfie. Okay, and then make sure that's readable. Now, pagdating dun sa approval sa ngayon, wala po kami dito approval ng mga loans or even benefits, no? Now, if, let's say for example, it's been like weeks or two or more than, close to a month or more than a month since your last enrollment, attempt to enroll your disbursement account and wala pa rin po tayong feedback na nakukuha if for its rejection or approval, pwede po kayong tumawag sa hotline namin to check at 81455 or email. member_relations@sss.gov.ph. Also, you can always monitor the status of your enrollment doon sa ating e-services din, tapos disbursement. Sa Daem, merong separate tab po doon para doon sa disbursement account or accounts. Makita nyo po siya doon, meaning approved na yon. So you can use that for the disbursement of your benefits as well as proceeds of your loan. So, maraming salamat po. And by the way, sorry, address ko na lang din to. Please bear with us with this additional features dun sa Daem natin. This is really to protect you para maiwasan natin yung mga fraudulent claims. Diba? So, nagdagdag tayo ng mga features like yung mag-add ng ID at saka ng selfie para po ito sa inyo. And I hope that you will understand that we are just protecting you para dun sa mga fraudulent claims na iniwasan natin. Thank you so much. Okay, so thank you po, Sir Forty, sa pagsagot ng question ng ating participant. So for the next question po, this is for Ma'am Lynn. Okay, so Ma'am Lynn, ang question po ng ating participant is, in case of debt at may balance pa sa pension loan, ibabawas po ba sa burial ang balance? Ayan, thank you for that question. Actually, isa na yan sa mga frequently asked question na we address kanina, right? So, kagaya ng sabi po natin, one of the features po doon sa ating salient features po ng ating pension loan program is yung covered po tayo under the group credit life insurance. So, yung group credit life insurance, sila na po ang mag-shoulder ng full ng payment po nung na iwan na balanse ng namatay na member o ng namatay na member borrower, pensioner borrower po natin. So, hindi po yan ibabawas sa funeral, hindi rin po yan ibabawas sa death claim po or kahit na hindi po yan sabihin natin na hahabulin natin yung mga beneficiaries po natin kasi yung under ng program na ito, yung pension loan program, we are covered under the group credit life insurance po. Okay? Ma'am Luis? Thank you, Ma'am Lynn, for that answer. So, next question po natin for Ms. Chris Cabehe. Ma'am, ask ko lang po, kasi as of now, hindi pa rin po nasi-zero yung calamity loan ko, pero binawas na po siya sa salary loan ko yung balance po.
Okay, thank you so much, Sir Rodel. So kapag po may mga ganong pangyayari, no? So kindly screenshot the error po, then email memberloansdep@sss.gov.ph and attach proof of payment po for proper evaluation and assistance. Thank you, Sir Rodel. Ayan, okay, thank you, Ma'am Chris. So for the next question po, this is for Sir Forty naman. Ang question po is, authorized po bang seaman mag-apply ng loan under company's name kahit contractual sila? Okay, thank you so much, Ma'am Louise, for that question. Now, generally, all types of our members are qualified naman or pwede mag-file for loan, especially ngayon, salary loan ang available natin. So, lahat naman po yun sila pwede. Now, for our OFW, since they are tagged, especially kung employed sila, yung status nila dito. Tandaan kasi natin, for coverage ng ating mga employed members, regardless of their employment status and duration of employment, kung under sila sa private sector, employed sila. And some of our OFW, mga merong agency, no, they are tagged as employed members. Now, kung employed sila sa company, yes, pwede silang mag-file, and that would apply yung process or yung guidelines natin na kung nag-apply sila through a as an employed member, their loan applications shall still be certified by their employer. So generally, again, pwede naman, all types of members can apply for a loan provided they've met the qualifying conditions. Thank you. Thank you, Sir Forty. So, ang next question po natin, this is for Ma'am Lynn. What if the borrower of a pension loan died before she finished paying his or her loan? What will happen to the loan? Thank you. Ayan. So, I think this also pertains to the first question that was asked kanina regarding kung naililes ba siya sa funeral benefit kasi nandito siya sa death. Kagaya ng sabi ko po, sabi natin, ang pag-a-apply po natin sa pension loan program po natin is we are actually covered under the group credit life insurance. So yung group credit life insurance po, in the event na yung pensioner borrower po natin died before po fully paid po niya yung na-loan niya, isu-shoulder na po ni group credit life insurance yung naiwan po niyang loan. So hindi na po yan ibabawas po doon sa, sabihin natin, pag nag-file na ng death claim, yung mga beneficiaries, or nag-file na ng funeral, kung sino po nag-defray ng expenses, hindi po yung ibabawas. Kasi isu-shoulder na po ng group credit life insurance, yung payment po ng loan. So, ibig sabihin, considered as fully paid yung loan po ninyo once na, sabihin natin, in the untimely, okay, untimely death of the pensioner borrower po natin. Okay. Thank you po. Thank you again, Ma'am Lynn. So for the next question, this is for Ma'am Chris. So the question po is, can a voluntary contributing member avail salary loan? If so, how much is the maximum loan? Other than that, what other loans can voluntary members avail? Okay, thank you so much, Ma'am Louise. So yung question po natin, no, all member loans provided naman po na that the member met the qualifying conditions, pwede pong mag-avail. Even yung ating mga voluntary members, self-employed, diba, non-working, OFW, employed members po natin. So salary loan, housing loan, though calamity and EDUC loan po is not available as of this moment po, as I have mentioned earlier. And the amount will be based on the monthly salary credit of the member, but not to exceed 40,000 and shall be the difference between the approved loan amount and all outstanding balance of short-term member loans. Kasi baka mamaya mag-expect agad tayo na 40,000 itong matatanggap natin. So as mentioned ni Sir 40 kanina, diba, sa disclosure statement, nakalagay naman din po doon kung ano-ano po yung mga dinadak namin sa inyong amount of loan na nakuha. Thank you. Thank you, Ms. Chris. Yung next question po natin is para po kay Sir Forty. So, why is that we already reported numerous times the separated employee years ago, but until now, it is still included in our downloaded PRN for loans?
Okay, thank you so much for this question. No, I believe that there are other employees as well na nakaka-encounter ng ganito, that even if they were able to report them separated, kahit yung sa dating process natin, no, through manual R1A or through yung RTPL PRF for contributions natin ngayon, hindi pa natatanggal yung mga names. Now, for those of you who've just recently reported their employees as separated employees, no, through PRN natin for contribution, just take note that hindi siya agad-agad na mawawala. It will take 3 to 4 cycles bago mawala po dun sa PRN natin. But it's just in case na lagpas na po dun and still yung mga names na yon, even though that we have already reported them as separated employees, nagre-reflect pa rin dun sa ating billing or yung sa collection list natin. First step is to just put 0 dun sa amount to be paid. Second step is to have that proof of reporting through yung manual R1A before, kasi nakalagay dito years ago, specific to this question, nakalagay kasi doon years ago na na-report na sila. I believe that you have a copy of your received R1A for those separated employees. Have it, you can submit it to your servicing branch for evaluation, okay, para ma-check and ma-update na din yung record. Pero again, yung mga bago pa lang na nakapag-report, expect after 3 to 4 billing cycles, saka pa lang po mawawala yung ano, yung mga names sa kanilang billing or collection list. Thank you. Okay, thank you, Sir Forty. So for the next question, this is for Ma'am Lin po. So what if the pensioner can no longer walk or is able to go to the SSS branch? Does a representative can bring the documents required for the pension application? As you mentioned, it will be personally applied by the pensioner itself. Thank you. Okay, thank you so much, Ma'am Louise. And salamat din po sa nag-raise ng question na yan. Before, yes, sabihin natin you are required dun sa personal filing po, especially for the initial, first time mag-a-apply. But because of, sabihin natin, na enhance po yung program po natin, na no need actually for us to, dalawang option na, ginawa na pong dalawang option, initial application. So you can do that through visiting the SSS branches po natin for personal filing. And second po, pwede na rin po natin gawin yan, filing po natin ng pension loan via the my.sss. So, hindi na po natin kailangan pumunta sa branch ng SSS to submit yung mga documents. Mag-login lang po kayo sa my.sss ng ating pensioner borrower. Then, dun na po kayo mag-a-apply ng inyong ng application po natin ng pension loan. But, sabihin natin, by May 30, yung mga initial po ah. Pero kung subsequent, sabihin natin, renewal, reapplication, you can do that immediately sa my.sss. Pero kung first time, tapos initial, through my.sss sa May 30 pa po. Okay, sa May 30 pa po. This, at the same time, ang enrollment na rin po ng ating mga bank details, sa May 30 na rin po siya. Okay, pwede na po natin gawin po yan. No need for us to really, through representative po, sabihin natin sa ano po yan, sa online natin gawin. Pero kung over the counter, hindi po pwede yung representative, personal filing po yan. So, dalawang option po. Okay, so thank you, Luis. Thank you, Ma'am Lynn. So, yung next question po natin is for Ma'am Chris. Ang interest ba na 10% per annum or 20% for 2 years ay full din na ba nababayaran kahit 12 months lang nabayaran ng salary loan at hindi within 24 months? Okay, thank you po sa nagtanong. At Sir Rodel, so based on principal diminishing balance naman po tayo. So, kung mas maaga nyo pong matatapos ang loan, kasama na po pati interest sa computation po natin. Okay. Thank you, Ma'am Chris. So, for the next question po, this is for Sir Forty. So, ang question po is, pwede daw po babayaran ng mas maaga ang salary loan? Instead of 2 years, gagawin na lang 1 year to pay. Thank you so much. I guess this is somehow connected dun sa question nun sa kay Ma'am Chris din. Pagdating naman dun sa payment ng loan, like you can always make an adjustment or you have an option to adjust yung amount of payment nila. Let's say for example, di ba, fixed in for 2 years. If you want to settle it in a 1 year period lang, pwede nyo ipa-adjust yung amount na i-deduct sa inyo.
Okay? Pwede nyo doblehen, triplehen yung based on sa monthly amortization. Anyway, yung payment nyo naman yun, ibabawas naman dun sa inyong total loan balance. Diba? In that case, yung mangyayari, mas maaga din na matatapos yung loan nila. But then again, to answer this, yes. Pwede naman po. Ipa-adjust lang yung payment. Thank you. Thank you, Sir Forty. Our next question is for Ma'am Lynn. Is it possible for a pensioner to have an SSS loan if their ATM is still has an existing loan to a lending? Nako, nakasanla yung ATM sa lending, if I'm not mistaken. Right? So, makakapag-loan ba ako? Yun yung tanong eh. Makakapag-loan po ba ako sa pension loan program na yan kung ang ATM ko ay hindi ko hawak na sa lending? Ang sagot po dyan is, i-weigh nyo po. Okay? I-weigh nyo. Kasi pagdating sa program ng SSS, okay? Pagdating sa program ni SSS po, meron pa rin po kasi may iiwan doon sa inyong pension, di ba? 47.25% of your basic pension po, maiiwan po yan para may take home kayo. Ngayon, ang next na scenario natin, pagdating ba sa lending, may naiwan po ba doon sa pension ninyo? Kasi kung may naiwan doon sa pension ninyo, so pwede rin naman po ninyo, pwede kayo mag-loan. Di ba? Pwede kayo mag-loan kasi hindi naman collateral ang ATM pagdating kay SSS. Hindi po collateral ATM, yung ATM card nyo pagdating doon sa pag-file ninyo ng loan po natin. So, i-weigh nyo po. Kasi baka mamaya, doon sa lending po ninyo, totally wala na po kayong, wala nang naiwan. Diba? Wala nang naiwan. Kung maglo-loan kayo kay SSS para bayaran nyo po yung inutang nyo po doon sa lending, then well and good. Para mabawin yung ATM, well and good. Pero kung sabihin natin maglo-loan kayo kay SSS dahil tapos may take home pa rin doon, tapos yun ang magiging, ang scenario dyan sa lending is baka magkakagulo kasi ito yung percentage na kailangan na ibabawas sa inyo. So, it would be, sabihin natin, I'll leave it to you. Yan, I'll leave it to you, sabihin natin, if you want to file for a loan kay SSS via dung PLP po natin, hindi po collateral yung ATM, tapos maglo-loan kayo para pambayad dun sa lending, para makuha yung ATM, well and good po yon. Pero kung sabihin natin, dalawang beses kayo maglo-loan yan, nako, parang ang mangyayari dyan is, gumawa pa kayo ng another scenario para mas lalo pong mahihirapan po kayo dun sa pagbabayad kasi magiging dalawa. So you have to weigh po. Kailangan nyo po ba mag-loan dito sa PLP para or sa lending para makuha nyo? Kayo po, I mean, I leave that decision po sa inyo. Kasi pagdating po kay SSS, yan, hindi ko itatackle yung lending. Pagdating kay SSS, dito po sa pension loan program po natin, hindi po collateral yung ating ATM. Hindi po kailangan na isurrender natin yung ATM para makapag-loan po tayo. Makaka-loan po tayo sa PLP po at meron pa po tayong take home na 47.25% ng ating basic pension. So, yun lang po. I'll leave it as is like that. Okay, so thank you so much, Luis. Okay, so thank you, Ma'am Lynn. So for the next question po, this is for Ma'am Chris. So yung question po is, how about agency? Same ba sila ng responsibilities ng employer na yung agency yung magde-deduct sa salary ng kanilang employee, ng loans ng kanilang employee? Okay po. Thank you so much, Ma'am Louise. So, good question po to, no? Marami kasi nalilito pag, ano nga ba dito kami nagtatrabaho tapos through agencies kami. So, yes po. Since agencies po will be considered as your employer, di ba? As an employee po, sila yung magiging employer natin. Kung tayo ay employed through agency. So, until such time po na yung employee ay ma-permanent na sa company. Okay? Saka pa lamang po na yung company na mismo yung magde-deduct on their behalf. Pero dahil sila ay under agencies, ang agencies po ang magde-deduct sa salary ng kanilang employee for their loans. Thank you po. Thank you, Ms. Chris. So, next question po natin is para po kay Sir Forty. Can SS offices receive SSS loans payment?
Okay, thank you. Now, yes, of course, our SSS branches with tellering facility can always accept payments for loans. And aside from this, kasi hindi naman lahat ng branches natin with tellering facility, no? Ang yung pinakita ko kaninyang QR code during my presentation, no? If you were able to scan it, meron yung list. Nakalink din sa Facebook page natin, official Facebook page, Philippine Social Security System, where meron dong mga list of SSS accredited payment channels na meron ding option kasi we have banks and non-bank partners. So aside from SSS, we have a variety of options where you can pay your loan obligations or your payments. So check nyo lang po yun. But SSS with tellering facility will accept payment using payment reference number as well as our non-bank and bank collecting partners. Thank you po. Okay, so thank you, Sir Forty. For the next question, so this is for Ma'am Lynn po. So ang question is, pensioner na po ako, nakakuha na po ako ng 18 months advance pension. Pwede ba akong mag-apply ng pension loan? Ayan, thank you, Luis. Thank you, Kindi po. Thank you din po dun sa nag-raise ng question po. So, nag-advance po kayo ng 18 months. Under dun po sa eligibility po natin, dapat nakatag, may active na dapat po tayo na natatanggap na pension. So, pwede po kayo mag-apply ng under dito sa pension loan program po natin on the 19th month. Okay? Kasi in-advance niyo po yung pension ninyo ng 18 months, right? So, isa't kalahating taon. So, on the 19th month po, once na you will receive na your pension on the 19th month, you can file na po for your pension loan po. Pwede kayo mag-file na ng pension. Basta nakatag na po sa system natin that you're already receiving at least 1 month na po ng pension ninyo. Okay? Kasi in-advance niyo po yung 18 months. So, yun yung sa mga program po natin. So, on the 19th month po, pwede kayo mag-file ng under ng pension loan program po natin. Okay? Balik ko kay Ma'am Louise. Thank you, Ma'am Lynn. So, down to last three questions na po tayo. Ano? So, next question po natin para kay Ma'am Chris po ito. Kapag ako ay single, pwede ko bang gawing maging beneficiary ang magulang ko kung gusto ko gusto niya mag-aral? Ayan, so sa mga single blessedness po, no po, siblings lamang po ang pwede. So even half-brother or half-sister will do naman po. Tapos for those po pala na nagtatanong, kasi parang may nakita ako dito kanina, all about the master's degree program. So idagdag ko na lang din na, Sir Rodel, that master's doctorate law, kasi yung law natin is juris doctor na rin siya ngayon, no, is not eligible po for educational loan. So sabi nga natin, ibigay po naman natin yung pribilehiyo na ito sa mga members natin na wala halos kakayahang makapagtapos ng degree course or VocTech course po. Thank you. Okay, thank you, Ma'am Chris. So for the next question, second to the last, this is for Sir Forty. So yung question po is, when can we apply for a salary loan after payment through condonation? Alright, maraming salamat po Ma'am Louise for this question, and luckily no na itong nagtanong sa atin ngayon we're able to file ng condonation kasi some before I address this question, just give me this moment to address din yung sa condonation natin kasi others are still asking actually right now if we still have condonation program. The last time that we offer itong STML PCP natin or PRRP 5, it ended last May 14, 2022. And for those of you who are asking if when will be the next condonation program, sa ngayon po, wala pa po tayong update. Hindi po kasi sa regular been in-offer. That's why kung meron tayong condonation program, we like highly encourage everyone with past due loans to avail of it. It will depend kasi dun sa approval ng President of the Philippines kung mag-allow tayo mag-offer ng condonation. Now, for this question, madami na akong sinabi. But dito po sa question na to, if you are planning to apply ulit for a salary loan, okay, after payment ng condonation, siguro bigyan natin allows 15 days after full payment and make sure that the payment is already posted before you apply for the loan. So medyo mabilis lang naman, siguro after 15 days, basta posted na yung last payment nila and settled na, wala nang balance dun sa in-avail ninyong loan under condonation, then you can immediately file again for salary loan provided na na-meet pa rin ninyo yung mga qualifying conditions. Like for example, merong updated na 6 months within the last 12 months prior to sa month of application. Thank you.
Thank you, Sir Forty and Ma'am Lynn, sa pagsagot ng mga question. No? So we're down to our last question. This is for Ma'am Chris. So Ma'am Chris, pwede ba mag-housing loan kahit may existing salary loan na? Okay, thank you so much for that po. Yes po, provided updated din kayo na magbayad po on all your other existing loans. And yung may isa ring question about housing loan, yes po, member lang, sa member po dapat nakapangalan. Yun kasi yung tanong niya, if in case daw po ba na mag-housing loan po sila. Okay, thank you so much po sa lahat ng mga nagtanong, mga ka-eskwela po. Thank you. So maraming salamat po sa lahat ng nagtanong, pati na rin po sa ating mga speakers sa pagsagot ng mga katanungan. Sa mga hindi po namin nabasa dahil sa limited na time, sisikapin po namin sagutan ito through our chat facility. So dadako po muna tayo sa iba po pong in-offer na services ng member education. Nasa screen po natin ngayon yung Excel portal. Ito po ay mga modules na maaari po natin i-access. May mga reviewers po dito.